Gawain mo, lagyan ng check kung ang pangungusap ay gumagamit ng simile. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa inyong kaderno. Sing, tigas ng bato ang puso ni Alan. Sing, tigas! Check! Number 2. Kaming magkapatid ay parang aso at pusa, ngunit mahal namin ang isa-isa. Yung parang. Number 3. Tulad mo ang tik. Senaryo na sa dami ng alam na salita. Tulad. Tila balat. Tila balat sibuyas ang batang madaling umiyak. Okay, that's an X. Ito, ito, check. Echo, X. Si Rana ay magandang magsulat. Gawain sa pagkatutabi lang to. Tukuyin ang dalawang bagay na o tao na pinagkukumpara o pinagtutulad sa pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Halimbawa, simpula ng rosas ang mukha ni Liza. Rosas ang mukha ni Liza. Tulad ng huni ng ibon ang pag-awit ni ate. Ibon at pag-awit ni ate. Sama ko ba yung ang huwag niya? Ayun, okay na tayo mo. Number 2. Parang tubig sa lina ang salamin ni kuya. Tubig. 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 Salamin ni kuya. Sing. Singhaba na kalsada ang pasensya ng tatay ko. Kalsada. Pasensya ng tatay ko. Pasensya pa. Number 4. Parang tupa sa kabibaitan ng ang nanay ko. Tupa. Ang tupa. Tupa at nanay ko. Tupa. Number 5. Tila asukal sa tamis ang pagmamahala ng aming pamilya. Asukal at pagmamahala ng pamilya. Uy! Gawain ti. Isulat ang letrang S kung ang pangungusap ay may simili at H kung hindi. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Number 1. Ang kanyang mga mata ay tila bituing nagniningning sa langit. Pura S. Number 2. Sing init ng araw ang kanilang pagtanggap sa amin. Sing init? Number 3. Masayang naglalaro ang mga bata sa parke. Age. Hindi. Number 4. Ang kanyang boses ay parang bang isang matinis na tunog ng violin. Violin. Parang. Sinlambot ng bulak ang puso ni Ana. Hindi ka tulad ng bulak. X. Gawain 4. Basahin ang tula at tukuyin ang mga linyang may simile. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Munting hiling, J-Lo po. Bata pa man akaw na ituturing tulad ng anghel ng malambing mayroon. Malambing. Mayroon akong munting hiling.
pinliit ng butil na maihahambing. Nangarap ko ngayon, sintayog na naglipad ng ibon. Magdarasal sa Panginoon, matutupad sa tamang panahon. Sisikaping maging simbait ng tupa upang sa buhay ay maging masaya. Mamahalin ko ang aking pamilya na parang asukal sa tamis at lasa. Tulad ng anghel at sinilit ng butil. Okay. Dito naman sa second stanza, sintayog na ng lipad ng ibon. Tapos, may isa pa. Simbait ng tupa. Parang asukal. Nagyari din sa kuwain sa pagkatatabi lang 5. Kumpletuhin ang pahayag sa ibaba. Gamit ang simile, maaari ring mag-isip ng ibang halimbawa. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Number 1. Parang yellow sa puti ang kanyang mga ngipin. Sige, sulat mo muna. Parang yellow sa puti ang kanyang mga ngipin. Katulad ng ilaw ang liwanag ng buwan. Sintaas ng gusali ang kanyang mga pangarap. Gawin sa pagkatuto bilang 6. Sumulat ng halimbawa ng simile. Gawin ito sa inyong kwaderno. Oh my God. Dino. Tigas ng bato ang puso ni Dina. Parang anghel ang boses ni Ana. Sintaas ng lipad ng ibon ang kanyang pangarap. Parang aso't pusa ang magkapatid na Gina at Liza. Tila labanos sa puti ang balat ng anak ni Aleng Marta. Natutuhin mo sa aralin na ito ang tungkol sa isang uri ng layutay. Ito ang simile. You? Yan. Ang palatandaan na may simile sa pangungusap ay ang mga salitang tulad. Parang, wait lang. Tila. Sing. At sim. At kawangis. Okay, basahin mo. Natutuhan mo sa aralin na ito ang tungkol sa isang uri ng tayutay. Ito ay ang simile, ang pagtutulad o
paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao at pangyayari. Ang mga palatandaan na may sinali sa pangungusap ay ang mga salitang tulad, parang, tila,